sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Tulad ng lagi nating tinatalakay, ano, yung mga problema ngayong pangkalusugan dahil nga sa madami yung nasa bahay lang, halos lahat nasa bahay. Hindi lumalabas, kain ang kain. Ang isa pang madalas na itanong sa atin ngayon ay tungkol sa UTI. Diba, ang iniisip natin, ito mga ganitong problema, simple lang. Traditionally, ginagamitan talaga ng antibiotics, pero may mga home remedies na pwedeng makatulong. Kaya nga sinisikap natin na talakayin itong mga problemang pangkalusugan para alam natin kung ano yung gagawin. Ano, mahirap ngayon pumunta sa hospital dahil nga sa nakafocus sa COVID-19. Prone ang mga kababaihan sa UTI, pero pwede rin yung mga bata. Marami mga nagtetext sa atin, nilalagnat na bata. Ang madalas na napapansin ng kanilang mga pedya ay UTI. Sa mga pag-aaral, very common ito sa mga bata. 8% sa babae, mga 2% sa lalaki. Siyempre, ang UTI, bacterial infection. Naturally, may mikrobyo talaga sa ating katawan na pagka napunta dun sa maling bahagi ng katawan, pwedeng magbigay ng sakit katulad nito ng infection. Sa mga bata, dalawang klase, yung bladder infection or cystitis, nai-infect yung urethra, yung pinakang tubo na nilalabasan ng ihip from the bladder. Hanggang sa yung infection, pwedeng kumalat sa buong katawan. Yung isa pa, kidney infection mismo. Yung bacteria nag-travel papunta sa kidney, yan, na-infect yung ureters. At ito ay pwedeng maging dahilan ng lagnat. Sa mga bata, minsan hindi mo maintindihan kung ano yung dahilan. Ano, kaya nga, itong mga pangkaraniwang problema na nakikita sa mga bata. Although, sa mga matatanda, common, lalo na sa mga kababaihan. Dalawang klase ng bakterya, yung E. coli, saka Staphylococcus. Yun ang sa pag-aaral, mga 80% ng cases. Ano, yung mga sintomas nito, sa matanda, nandiyan yung burning sensation kapag umiihi, yung madalas na pag-ihi, minsan walang kirot, pero madalas yung pag-ihi. Yung pagiging dark or cloudy nung ihi, o kaya matinding amoy, may pagkakataon na pagka umihi, parang incomplete, para bang may natira, kaya nagiging mayat-maya. At saka yung pagkakaroon ng pelvic pain. Pero sa mga bata, iba, ano, lagnat, walang ganang kumain, nagsusuka, may diarrhea, pagiging irritable, yung burning sensation, pag umiihi, nirereklamo yan ng mga bata, yung iba yung amoy o kaya mabula, yung gustong-gustong umiihi, tapos pagka umiihi, konti lang, saka abdominal cramps. Kaya importante, lalo na sa mga bata, na ito'y ma-evaluate ng ayos, masolusyonan, kasi nga delikado. Diba? Very uncomfortable sa mga bata pagka nagkaroon ng ganitong problema. Kaya importante na maiwasan ito, lalo na ng mga bata. So, sa mga bata, particular mga kababaihan, ang madalas, ano, at usually ang mga reason, ano ba, sa baby, yung bang yung pagpapalit ng diaper, dinidelay,
kumbaga, time na palitan, punong-puno na, hindi pa. So, pwedeng maging dahilan yon ng UTI. Minsan, yung dumi mismo, meron ng dumi, hindi ka agad nalilinisan, pwede rin magkaroon niya ng UTI. Kaya, importante ito na masolusyonan. Ano? Itong pag-uusapan natin ay yung mga paraan para makaiwas. Kasi importante ito ngayon na magawa natin yung pag-iingat sa ating kalusugan dahil sa lahat halos nasa bahay lang. Sa mga bata, lalo na ano, importante tubig. Lagi natin binabanggit yan. I-increase yung fluid intake. Pagka madaming liquid na iniinom, nadidilute yung bacterial concentration. Napa-flush out yung mga bacteria. At the same time, ay nakakatulong yung madaming fluid para ma-reduce natin yung risk sa constipation. Kasi pag nako-constipate, nabablock yung urinary tract. Pagka nablock yun, syempre may mga bacteria na kailangang i-flush out. Hindi ka agad na ipa-flush out. So pagka siya ay nagparami na doon, yun na yung magkukos ng infeksyon. Sa magulang, talagang bigyan ng tubig at regular intervals yung bata. Kung ang bata ay less than 1 year old, syempre yung gatas. Kung 6 months to 1 year old, pwede na yung mga fruit or vegetable juice o kaya yung mga homemade soup. Basta liquid, pwedeng makatulong. Huwag lang yung mga soft drinks, huwag yung matatamis. Ano? Huwag yung caffeinated drinks. Kasi lahat ng yan ay makaka-irritate ng bladder. Any other fluids, huwag lang yung caffeinated and carbonated drinks. Ang isa pa na dapat na matiyak ano, sa mga bata ay encourage na umihi kung nararamdaman. Huwag pigilan. Diba? Kasi pag pinigilan, yan, makaka-apekto yun. Pwede magka-UTI. Ganun din sa mga matatanda. Yan, pagka nakaramdam, huwag nyo pigilin. Yung pagpipigil, diba, tumataas yung pressure dun sa kidneys. So, hindi maganda yon sa ating kalusugan. So, dapat regular yung pag-ihi. Makakatulong ito para ma-flush out yung mga bacteria palabas ng ating urinary tract. So, talagang maging habit na huwag magpigil ng pag-ihi. Ano, sa mga bata na medyo malaki na, yan pwedeng sabihan. Sa matatanda, ganun din. Kung may ginagawa man, huwag magpigil. Halimbawa, nagda-drive, tumigil muna sa gilid. Kung lalaki, ano, kung babae naman, may mga pwedeng daanan na kailangan ay huwag patagalin. Kasi pag lalo mong pinigil, magiging daan yun para mag-grow yung mga mikrobyo na pwede maging dahilan ng UTI. Sa mga baby, ito, yung pagpapalit ng diapers na madalas. Although minsan, di ba, yung may mga diapers na nagko-commercial na parang up to 12 hours, wag namang ganun. Kasi kung malakas yung baby na dumede, madalas din yung pag-ihi. Wag naman yung sobrang puno ng diaper, palitan ka agad. At importante na maging malinis, ano, properly cleaned yung genital area ng bata. Pwedeng gumamit ng mga gentle cleansers para hindi ma-irritate yung balat. So, madami ng pag-aaral tungkol dyan. Sa Indonesia, nakita nila yan. Dahil nga madaming nagtitipid, madalang palitan yung diaper. Nako, ang taas ng kaso ng UTI sa mga bata. May pagkakataon na yung klase din ng diaper, ano, may pag-aaral sa Iran na yung paggamit ng mga super absorbent diaper, isang risk factor para sa UTI. Kasi nga, mabilis siya na maka-absorb. So, ayaw mong palitan kaagad. Ayan, ang nangyayari, may mikrobyo na nandoon. Siyempre, waste product yan. Ang isa pa ay yung proper toilet training sa mga bata. Pag pwede na, limbawa, mga 4 years old na, turuan ng, 'di ba, yung tama sa paggamit ng toilet at kasama sa pagtuturo
yung importance ng good hygiene. Diba? Yung mga sanitary habits, yung paghuhugas ng kamay. Diba? Dapat kabisado yan ng bata. Merong mga bata na talagang nakakatawa na alam yung paghuhugas ng kamay kasi napapanood daw sa YouTube. Yung pagtuturo din na yung mag-flush. Diba? Importante yon para hindi nakakalimot. Minsan nga matanda na nakakalimot pang mag-flush. Pag ikaw yung kasunod na gagamit tapos ganon, eh talagang mapapasigaw ka sa galit. Ano, importante yon. Bata pa lang, turuan. Ano, may proper toilet training. Isa pa, maghilig sa probiotic. Yan, sa yogurt. Madami namang product na pwede ngayon. Eh. Makakabili naman kayo sa grocery. May mga probiotic yogurt milk na nabibili. May mga flavor. So, okay lang yon. Kasi makakatulong yan para labanan yung mga bakterya na nagkukos na infection. Yung pag-inom ng mga probiotic drinks, nakakatulong para ma-maintain yung healthy pH level. So, pampalakas ng immune system. Yan, sa pag-aaral, mas maganda sa mga bata, mas maganda yung probiotics kaysa sa antibiotics. Mas safe, lalo na dun sa paulit-ulit na nagkakaroon ng UTI. Just 1 cup of probiotic yogurt a day. O kaya pwedeng gumawa ng smoothie tapos lagyan ng probiotics. Ano, okay lang yan. Or yung iba pang mga fermented foods na pwede kung gusto, kung matotolerate ng bata. Halimbawa, yung kimchi, sauerkraut, saka yung mga pickles. Yan, yung achara. At sa mga bata, lalo na ngayon, 'di ba? Summer, mainit yung panahon. Usually nauuso din yung mga inflatable pools, ano? May mga bubble bath pa. Medyo iwasan kung nagiging madalas yung UTI ng bata, iwasan yung mga bubble baths kasi pwedeng maging daan 'yan para yung bacteria at yung sabon pumasok sa urethra, pwede mag-cause ng irritation. Pwede magkaroon ng infection. Yan naman ay nakita na rin sa pag-aaral na yung avoidance ng bubble baths, isang step yan to prevent UTI sa mga bata. Base sa pag-aaral na napublish nung 2006 sa Archives of Disease in Childhood. Huwag muna yung mga babad. Ano? Okay lang kung madalian lang. Mas maganda yung pagsa-shower na lang. Yung pagpapainom ng cranberry juice, pwede rin yan. Lalo na kung may UTI yung bata, yan, pwede yung makatulong. Masarap naman yung cranberry juice. Ano? Para ding apple juice. So may mga nabibili sa grocery. Pwede nyo namang i-mix sa ibang mga juice. So, sa pag-aaral sa Brazil noong 2011, yung cranberry juice or cranberry mismo ay isang valid alternative dun sa traditional antibiotic prophylaxis para sa UTI. So, pwede naman yung painom. O kaya, merong mga tablets na nabibili. So, pwede po yon para makaiwas yung bata sa UTI. Ang isa pa ay itaas yung vitamin C intake. Isa yan sa magbibigay protection. Yung mga tablet ngayon na pang matanda, nagkakaubusan, pero sa mga preparations, sa yung mga syrup sa mga pambata, wala namang problema. Kasi ang ginagawa ng vitamin C, ina-acidify yung urine, na ito yung nakakatulong para mapatay yung bakterya na nagiging dahilan ng infeksyon. Kaya nga yung mga nagpo-promote dyan ng alkaline, hindi yan pwede kapag ka, lalo na prone sa infeksyon. Kasi pagka ang ihi nyo naging alkaline, eh delikado. Yung mga mikrobyo, mas dumadami yung mga nagkukos ng infeksyon. Kaya dapat ma-acidify yung ihi. Yung pagkain ng mga prutas at gulay na mayaman sa vitamin C, yan, malaking tulong. Madaming pwede, yung oranges, grapefruit, kiwi, yung mansanas. Kung ano yung in-season na mga prutas, pwede yon.
pwede magbigay ng vitamin C na mga syrup, pero dapat ay magpakonsulta para mabantayan yung tamang dosage. Ano po? Kanina, nabanggit natin yung tungkol sa alkaline water. Kasi yun ang nakita natin eh. Sa mga patatanda na umiinom ng alkaline water, may pagkakataon na paulit-ulit yung UTI. Minsan, pag natanong ko, ay, hindi alam kung ano yung pH. At yan yung madalas na reason sa matanda ng yung paulit-ulit na UTI, yung alkalinity ng tubig. Kasi pagka yung ihi, nag-alkaline na, nawawala yung kakayanan nito na labanan yung mga mikrobyo, yung mga bakterya na pwede maging dahilan ng infeksyon. Kaya nga sa urinalysis, kasama yan eh, yung pH ng ihi. Tinicheck kung may trace ng sugar o ng protein. So yan kasi yung mga binabantayan. Saka ito mga test na binabanggit natin, importante yan. Ano? Simple lang yan na test pero malaki yung impact niyan sa ating kalusugan pagka yan ay nagkakaproblema.